Na Gretch, magbabalik ng Philippine International Hot Air Balloon Fiesta sa darating na Pebrero. Tatlong taon nang nakalipas yung huli itong ginanap dito sa bansa. Ano kaya mga dapat nating abangan sa pagbabalik nito? Para sagutin yan, makakasama natin ngayon live dito sa studio ang event director ng 2024 Philippine International Hot Air Balloon Fiesta, si Captain Jose Marie Roa. Good morning. Welcome back! Thank you. Bagay na bagay sa September 1, Jose Marie. Captain, okay, bukod sa mga parol na madalas nakikita natin, staple na yan tuwing Bermans, alam din natin na itong makukulay at mga higanting balloon ay staple na rin. Ano? Kumbaga, taon-taon natin nakikita at pagkatapos ng tatlong taon, nagbabalik. Ano po dapat nating abangan? Of course, the usual, yung mga ating skydiving, hot air balloons. Magdadala tayo ng madaming special shape balloons. Pero ngayon, magkakaroon tayo ng drone racing para sa mga bata. Wow. It is a new activity that is growing in numbers around the world. No? Yung FPV. Ano po yun? Ano po yung drone racing? Paano siya nag-work? You know, may track. Tapos yung mga nagre-race, may mask, nakikita nila kung saan dumadaan yung kanilang drone. Parang nasa outer space pag nadidinig mo sa side. Okay. Pero ano yun? Parang sobrang up in the air din yung drone. Ibig sabihin? It's not very high. It's maliit lang. Tapos madami tayong paragliders. I think it's the first time pati yung mga sa ibang probinsya are coming to visit and participate. Paragliders. Pero ang isa pang bago dito, Gretch, bago ang venue din, New Clark City. Yes. So, anong dapat abangan? Dati sa Clark Freeport Zone. Yeah. So, yung difference natin ngayon, dati, runway, lahat nakapila lang sa side. But now, it's a... We have a very nice venue, yung may stadium tayo. So, yung mga ano, we'll watch in comfort. And they will have very good toilets, unlike in the past, the portable toilets. Ano bang panunuuri nila doon? Well, mag-i-inflate tayo ng balloons. We will have different competitions like yung aeromodels and drone race. And we will have paramotors as well coming in. Tapos meron din tayong venue for all the children. Who wants to take up a career in aviation. May mga lectures kami. If you want to be an air traffic controller, you want to be a pilot, you want to be a mechanic, or you want to be an administrator. So lahat yon, meron mga lectures during that time. Malatami kayo at talagang ano, kay aviation enthusiast kayo. Matagal na at gustong-gusto ninyo ibahagi yung inyong passion. Ano ba yung mga hamon na pinagdaanan nyo dun sa tatlong taon na nawala? At ito, sa pagbabalik po ninyo, ano po yung pinaka, kumbaga parang excitement ninyo dito? I think yung new site is very exciting because it's a totally different area. Medyo komportable ngayon yung tao. Yung parking namin, malaki. Yun ang parating sakit ng ulo, yung parking, di ba? So, maluwang yung parking, maganda yung upuan, pwede sila manood comfortably. At saka syempre, magdadala tayo ng mga bagong shape na balloon para maging exciting for the kids. So, mas relax na ngayon pag pumunta kayo ngayon sa Hot Air Balloon Festival. So, ang tanong ngayon, paano ba sila makakapag-book ng ticket, makakapag-pareserve? As early as now, pwede na ba? At saka magkano? Magkano, yun pala. Oo, para lalo na sa mga gustong mag-date. Oo. So, dali ng pamilya. Ito naman. Hindi, kasi nalala ko, pini-feature namin ito noon. Parang Valentine's po yan. Tama din. Yes. Kasi February. Yes. Oo. Magkano po ba? Wala pa tayong price at saka hindi pa namin ina-announce kailan i-open yung tickets. But if you watch our Facebook page and our website, I think in the next 2 months, kasi we're trying to gather all the nice activities. We're still waiting if we get confirmation. Atangers muna tayo. Pero may date na tayo. Yes, February 16 to 18. Uy, sakto, post-Valentine's. So, February pa. Yun na nga sabi ko sa Valentine's. Post-Valentine's, Always in February. We have so, maghahanda tayo. Sa mga nag-aanap na ng gimmick sa Valentine's Day. Mag-ipon-ipon tayo sa mga susunod na buwan. Maraming salamat, Captain Joy Roa, Event Director ng 2024 Philippine International Hot Air Balloon Fiesta. At masaya po kami na nagbabalik po event na ito. Congrats and good luck sa inyo, sir. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.